Magandang araw po. Ako po si William de Pasupil at ito ang Reporma. Kasama po natin ngayong araw ang radio commentator na si Mike Gulagon. Magandang araw, Mike. Magandang araw, Sir Willie. Isang malaking karangalan na makasama ka ngayong araw at siyempre ang magbati natin sa lahat na masugid na taga-subaybay ng programang Reporma. Dito sa ating programa, tututukan natin ang mga institusyon at ahensya sa tatlong sangay ng gobyerno. Maayos ba ang pagpapatakbo ng mga ito o kailangan bang baguhin para mapaganda ang serbisyo ng mga ito sa mga Pilipino? Sa aming episode ngayong linggo, tatalakayin natin ang Senado at ang Blue Ribbon Committee nito. Mahalagang papel na naturang komite. Sila ang nagsisilbing bantay natin sa anumang anomalya sa administrasyon sa pamamagitan ng mga pagdinig na bubusisi nila kung anong nasa likod ng umano'y katiwalian. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng resource persons na nagbabahagi ng mga impormasyon kaugnay sa investigasyon ng anomalya. Ang pangunahing layunin ng investigasyon para makabuo ng mga batas ang mga senador at representatives para hindi na maulit ang anomalya at maiwasan ang katiwalian, kailangan talaga natin ang Senate Blue Ribbon Committee. Bahagi ito ng checks and balances sa ating gobyerno. Pero minsan tela mayroong bagay na nililimutan ang komite. Ang mga resource persons na inimbita nila humaharap para magbigay ng mga impormasyon na makakatulong sa mga mambabatas. Pero ang ilang resource person, nagiging iba ang pagtrato sa kanila ng komite. Itinuturing silang suspect sa anomalya, hindi bilang isang resource person. Tila minsan nakakalimutan ng komite na ang mga resource person humaharap para magbigay ng mga impormasyon at hindi ito humarap sa interrogasyon. Himayin natin ito kasama ng ating mga guest, ang mamahayag at radio commentator na si Michael Guyagoy, ang political analyst na si Attorney Edward Chico, at isa sa maging resource person sa Senate hearing, ang negosyanteng si Ginang Rose Nuno Lin. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, Rose. Magandang araw, Sir William. Magandang araw, Tony. Magandang araw din po, sir. Actually, gusto ko yung pagpakilala niyo sa akin. Kaya lang, mas gusto sana sinabi niyo, Pogi. But it's nice to be here po at makibahagi sa inyong programa. Magandang araw, Mike. Magandang araw, Sir Willie. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay tinuturing na isa sa pinakamapangyarihang komite ng Senado. Attorney Chico, ano ba ang layunin ng Senate Blue Ribbon Committee? Bakit ito tinatag ng Senado? Well, unang-una sa lahat na yung Senate Blue Ribbon Committee, ang layunin nito ay imbestigahan yung mga anomalya sa pamamahala at ang layunin ay makapagbalangkas o makapagbagawa ng batas. Kasi we have to understand that we operate under the principle of complete separation of powers. So may mga co-equal branches tayo, nandiyan ang executive. Of course, the purpose is to implement the law and then the judiciary to interpret the law. And lastly, we have the Congress whose main task essentially is to come up with laws. At ang pagpapalagay kasi ng batas, kung sila ay magbabalakas ito, kinakailangan bigyan sila ng kapangyarihan na mag-imbestiga. No? And I just would like to clarify that under the law, yung scope ng power ng Congress, tinatawag na plenary. So they can basically discuss anything under the sun. They can basically do any other thing necessary for them to be able to come up with meaningful legislative measures. So, itong Senate Blue Ribbon Committee ay mahalaga para makapagbalakas sila ng batas. For example, yung usapin ng plunder, it has been amended several times and thanks to the Blue Ribbon Committee, eh, naging pivotal sila for the purpose, of course, of amending said law. So, marami pa silang ginagawa. At isa pang bagay na somehow, by operation, as a matter of practice, nagiging mahalaga rin yung Blue Ribbon Committee because they could recommend filing of necessary cases against certain allegedly unscrupulous individuals in court. So yun ang purpose ng Blue Ribbon kung bakit meron tayo nito. Kasama Mike, naintindihan ko na meron kang tinatawag na Bantay Senado Serye. Sa tagal ng pag-obserba mo sa mga sinasagawang hearing ng Blue Ribbon Committee, anong naobserbahan mo? Anong reaksyon mo? Anong obserbasyon mo sa ginagawa nilang pagdinig? Sir Willie, maganda nabanggit mo yan tungkol dito sa Bantay Senado Serye sa aking Facebook page.
Kasi nung kasagsagan ng mga hearing sa Senado, ay nagkatong umahawak ako ng programang panghapon, ang schedule. At nakikita ko na noon sa mga panahon na yun, kinakailangan kong mag-summarize at talagang sumahin yung mga nagiging kinalalabasan ng bawat mga session o pagdinig. At nakita kong medyo nakukulangan, lalo na medyo nagtatanong na ako na ito pang direksyon ng mga pagdinig na ito ay ano na nangyayari? Ito ba'y talagang para hanapin ang katotohanan? Ito ba'y nakakapagbuo ng magandang opinyon sa isipan ng ating mga kababayan? At nung nakikita kong parang medyo nagkakaroon ng mga ilang kakulangan, kumbaga nakikita kong na parang iba yung kapag ikaw ay nakatutok talaga at dun sa mga nakikinig lamang sa balita, ay naisipan ko talagang magkaroon ng Bantay Senado serye na kung saan ay meron ako doon editorial na kung saan ay aking kinukomentaryohan yung naging takbo ng mga pagdinig sa Senado. At dun ko nga nakikita na kung minsan ay nagkakaroon ng pagkukulang sa pag-intindi sa mga issue dahil nga doon sa minsan na hindi nakapagsasalita ang ilan sa ating mga resource person at kuminsan ay parang ito ba'y mas lalong nalilito ang ating taong bayan sa halip na makadagdag ano, sa paghuhulma ng isang mas magandang pagpapasya ng ating mga publiko na nagbabantay sa mga pagdinig na ito. At speaking siguro ng ganitong mga hearing, mga paghimay dito sa nangyayari sa Senado, ay magandang matanong mismo natin ang isa sa mga naging resource person dito, si Ma'am Roslyn, Miss Roslyn, dahil kayo na tinawag kayo sa Senado, ha? Kayo ho ba ay nagulat nung kayo biglang inimbitahan sa Senado at ano ho bang naging reaction ninyo? Unang-una, Sir Mike, syempre nung kinadalhan po ako ng sumon, galing po sa Senate Blue Ribbon Committee, nagulat po ako. Ang iniisip ko po, baka nagkamali po sila. Kasi hindi naman po ako involved sa pharmaceutical. Wala naman po akong shares doon. Kaya yun pong iniisip ko dahil magkatunog sila ng formally biological kung saan nandun po ako. Kaya yun pong iniisip ko na baka nagkamali po sila. Dahil magkatunog po. Ano ang naging paliwanag mo tungkol sa pagkakaiba ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation at Pharmaly Biological Corporation? During the hearing po, ang sabi ko po doon, ang pagkakaiba po ng Pharmaly Pharmaceutical, ito po ang nakakuha ng kontrata sa gobyerno regarding po doon sa mga supply. So, ang Pharmaly Biological naman po, supposed to be, ito yung magmamanufacture ng medicine po dito sa atin sa Pilipinas. Pero sad to say, ito po ay hindi natuloy. Kaya ito po ay isang failed investment. Ano ba ang naging kaugnayan kung meron man ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation at Pharmaly Biological Corporation? Kung iisipin po natin, ito po ay dalawang magkaiba na korporasyon. Ang naging involvement lang po namin dito, especially ng asawa ko, ay nagpahiram po siya ng pera sa Pharmaly Pharmaceutical. Kaya yun lamang po ang naging involvement po dito. At hindi naman po kami involved sa day-to-day activities at kung sino-sino po ang kinakausap ng Pharmaly Pharmaceutical. Samang Mike, sa tingin mo, nasusunod ba ang karapatan ng mga resource persons sa gawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee? Sa tingin ko doon sa aking pagsubaybay sa mga pagdinig na yan, eh alam mo, narinig yan yung tinatawag nating karapatan ng isang resource person na hindi ka malagay sa alanganin. Yung pang may tinatawag tayo yung right to self-incrimination, attorney, no? Na kung saan ay at ganyan, yung karapatan mo din na meron kang abogado na magpapayo sa iyo, pero kung pipilitin ka na pagsalitain sa isang bagay na hindi mo pa nakukonsulta yung iyong abogado dahil pinipigilan yung abogado mo dahil gusto lamang na sasabihin sa iyo na yung abogado dapat hindi magbigay ng ano dahil gusto kong marinig mo mismo sa kanya ang kanyang sasabihin, at kapag ang isang resource person naman ay magsasalita at ayaw noong mga nagtatanong yung kanyang sasagot at magbabantaan ng limbawa siya ay i-detain, ay nakita ko na parang dito ay may mga paglabag sa kanilang karapatan. Ito'y dapat siguro nga tingnan.
Ms. Lynn, nung maimbitahan ka ng Blue Ribbon Committee, anong pakiramdam mo? Ano naging payo sa iyo ng abogado mo bago ka sumalang sa investigasyon? Ang pakiramdam ko po that time na para akong kakatayin. Kakatayin ng buhay. Siyempre po, ang sinabi ng attorney ko sa akin, as long na magsabi ako ng totoo, wala akong dapat ikatakot. Magsabi lang po ako kung anong alam ko. Dahil nandyan po sila, natutulong po sa akin kung anong mangyari. Hindi nila ako pababayaan. Attorney Chico, yes, sir. Ano ba ang papel talaga ng Blue Ribbon Committee? Ano bang parameters ng kanilang power? Ano ang pwede nilang gawin at ano ang hindi pwedeng gawin ayon sa ating batas o ayon sa rules ng Senate? Well, una sa lahat, ano, maganda yung mapag-usapan natin. Ano ba yung nature ng kapangyarihan ng Senado o ng Kongreso na mag-imbestiga? Ang sabi mismo ng Korte Suprema, there was a 2018 case that was decided by the Supreme Court. Ang sabi ng Korte Suprema, yung kapangyarihan nila na mag-imbestiga in aid of legislation is so extensive that even if the said investigation would not lead into potential lawmaking, eh, it's still allowed under the law. Kasi it's somehow impressed with public interest, ano? So yung mga investigasyon nila, eh, nagkakaroon din ng pagkakataon ng taong bayan na malaman yung mga issue. So yung scope ng kapangyarihan nila masyado talagang malaki. And sa sobrang laki nito, eh, kinikilala ng batas na may kapangyarihan sila basically to cite every person in contempt of court kung sakaling if they disobey the summons issued by the Senate. Halimbawa, inibisigahan ka, hindi ka pumunta. O kaya, eh, pumunta ka pero tinatanong ka, hindi ka sumagot at nananatiling ayaw kang sumagot. Eh, maaari kang ma-cite in contempt at maaari kang ikulong. At kadalasan, hindi ba, ang sistema ng pagkakakulong, eh, you call for some law enforcement authority to do that. Tatawag ka ng polis. Sa Senado, at ito kinikilala ng Korte Suprema, kahit yung sergeant at arms nila, eh, pwede kang puntahan at ikulong, ano? But of course, it's not indefinite. Sabi naman ng Korte Suprema, eh, pwede kang ikulong hanggang hindi natatapos yung investigation. So after you're done with the investigation, so dapat ka na rin palabasin. So doon pa lang makikita mo kung gaano kalaki yung kapangyarihan nila. Ngayon, pangalawa, assuming for the sake of argument, nakulong ka, you were cited in contempt. So pagkatapos ngayon, syempre, pinalabas ka na. Or for example, you still refuse to answer. So ang remedy ng Senado, they can even file a case in court to hold you criminally liable. Kasi sa revised penal code, meron tayong Article 150, no? Ang nakalagay doon, you are actually penalized if you, for example, disobey the summons of a national assembly or refuse to answer. Kaya lang, in practice, eh, minsan in aid of either election or persecution. Eh. Yeah. So minsan, tatanungin ka ng mga bagay na wala namang kaugnayan dun sa iniimbestigahan. Or kung magkaminsan, sumasagot ka, pero gusto nila yung sagot mo. So kung anong gusto nilang nasasabihin mo? Alam mo, ako, ilang beses akong naimbitahan na rin na magsalita sa Senado at Kongreso. May karanasan ako eh. May isang senador, hindi niya gusto yung sinasabi ko, pinatayan ako ng bayan. So hindi ko alam kung gusto niyang magkaraoke or kung ano man. Pero wala ka talagang magagawa, mahirap. Nandudupa yung aspeto na, di ba, sabi nga ni Mang Kanina, pag magsabi ka lang ng totoo, huwag kang matatakot. Eh, sa asawa ko nga, eh, madalas sinasabi ko yan, eh, lalo ako napapahamak. So, mahirap, ano? You really have to strike a balance. And yeah, the Senate is also admonished to strike a balance between things. On the one hand, there is, of course, the need for them to actually come up with necessary pieces of legislation to address certain issues that, you know, that would somehow benefit the public. But on the other hand, they will also have to do the same in a manner that they would actually respect the rights of certain individuals. So, how do we now, if you are, let us say, a resource person, when are you allowed to refuse a question, ano? Kailan ka allowed na hindi ka sasagot? So, depende, syempre. Kung yung mga tinatanong naman, eh, may kaugnayan doon sa kanilang iniimbestigahan, eh, maaari ka talagang sumagot. At pag hindi ka sumagot, maaari kang makontent. Or you can even go to court and be held liable criminally. Pero kung magkaminsan, may mga tanong na sobrang personal. May mga tanong na kapag kasinabi mo ay mapapahama ka. Remember, you're under oath eh. Ano ang significance ng under oath? Pag under oath ka, you can be held liable for perjury. At alam niyo yung perjury, na-amend na yan, mga about a year ago, 2 years ago. Ilang taon na din ang kulong eh. So, mahirap magsinungaling, hindi ba?
mapapahama ka talaga. So, kaya kinakailangan, tiyakin mo na yung katanungan ay talagang makakapag-ipit sa'yo. But it wouldn't make sense for you to refuse to answer continuously. So, maaari ka talagang mapahamak doon. Sa party naman ng Senado, kinakailangan tingnan din nila na yung mga tanong nila ay nararapat. Now, assuming for the sake of argument, they overstep, di ba? O mabuso sila. Tandaan natin, may presumption na regular yung ginagawa nila. So, the remedy is actually for you to go to court. Alam mo, pag umatin ka kasi sa Senate hearing, minsan yung ego mo, yung pride mo, talagang masyado nilang iniipit, ano? Pero kung magkami sa kailangan mo rin din bumigay, yung pride kasi parang brief yan, di ba? Hanggat hindi mo binababa, sabi nga, walang mangyayari. So minsan you give in, di ba? There are certain questions that might incriminate you in the long run, but somehow you just have to give in so that you won't be in trouble. So at the end of the day, we need the congressmen and the senators to be responsible. Marami sa kanila kasi nang-aabuso. At marami din naman kasi sa kanila, hindi naman qualified na actually maging senador o congressista. But what can we do? Minimum lang ang requirements ng batas para tumakbo. Tama talaga yung sinasabi ni Attorney Chico na kinakailangan tignan din ano, ng mga senador at ng mga kongresista yung kanilang sarili dahil hindi sila Diyos dito sa ito eh. Sa itong pinapakita na ito, itong pinapanood ng taong bayan. At kinakailangan maging maingat sila sa kanilang paggamit ng kanilang kapangyarihan. Kaya nga, parang sinasabi ko nga kay Ma'am Roslyn eh, nagkataon, siguro kung hindi ito panahon ng election na Ma'am Roslyn, siguro hindi ka siguro parang ganyan ang naramdaman mo. Sa yung ano Mike, paano mo nababalanse ang pagka-broadcast mo habang nakikinig ka ng mga ganyang pananalita sa mga senador samantala sa laban sa mga resource person? Paano mo nababalanse ang panig ng Blue Ribbon at panig ng resource person? Yun yung kagandahan na para higit kang maging isang responsable ng mamamayag. Mahalaga na magkakaroon ka ng extra effort sa iyong sarili. Halimbawa sa akin, talagang tinatsaga ko ng halos napakahabang oras ng hearing sa Senado. Talaga gusto ko talagang marinig punto po punto bawat tuldok, bawat mga ano nila, mga balitaktakan nila upang sa ganun ay makapaggagawa ko ng maayos na komentaryo dun sa aking mga sasabihin dun sa aking bantay Senado. Kung kaya't mula sa simula, mula dun sa opening remarks no ng chair dun sa Senate Blue Ribbon Committee hanggang sa matapos ano ay kinakailangan kong bantayan. Kung kaya't mahalaga din yung ano yung talagang merong continuing coverage dahil mapagganong masusundan mo ng maayos yung kwento at kung saan nanggagaling yung mga sumisingit-singit lang ba para malito ang taong bayan. Mahirap kasi sa mga ganito pag interrogasyon na yung resource person naging akusado at may public perception naging guilty sila eh. Okay. Katulad ni Ms. Lynn, naging karanasan mo Ms. Lynn, anong pakiramdam mo nung tinatanong ka? Paulit-ulit, gustong marinig, anong gustong marinig? Anong pakiramdam mo? Suspect ka ba o resource person o ano? Actually po, ang pakiramdam ko doon ay suspect na po ako. Hindi po ako tinawag para maging resource person. Kasi unang-una po, hindi naman po ako nabigyan ng panahon na ipaliwanag ang gusto ko na sagot sa kanila, sa kanilang mga katanungan. So para pong may prejudgment na po bago pa po ako pinaupo or kinawag bilang isang resource person. Actually ano siya no, yung kung magtanong sila, dahil pa kung paano magtanong yung asawa ko eh. Asawa ko mahirap na hirap na ako, hindi ko alam kung paano masasagutin yan eh. I guess the main problem is this ano, yung mga senators, they trying to weaponize itong kapangyarihan nila mag-investiga for political destruction or to crush the enemy, the opponents. So, ginagamit nila yung kapangyarihan na yan para mag-ipit. So, kung meron silang personal na vendetta, halimbawa sa isang tao, maaaring nilang gamitin yung investigasyon na yan. O kung halimbawa gusto nilang ipitin yung kalaban nila sa politika, they do so. No? So, it's this process of weaponizing this supposedly noble noble activity or undertaking that is actually increasingly becoming a problem. So sana may magsampan ng kaso talaga sa Korte Suprema so that the Supreme Court can really come up with sufficient guidelines that would somehow guide this, you know, good for nothing congressmen and senators, ano,
as to how they should conduct inquiries and investigation. Di ba maring gawin to, attorney, sa ano lang? Yung Senate mismo, mag-aayos ng kanilang rules, magkaroon ng parameter na ito, pwede mong gawin, di pwede gawin. O, na hindi na kailangan magsampa sa Supreme Court. Kasi pag nagsampa ka sa Supreme Court, matagal din yan, taon din ang abutin yan. Ang problema kasi, sir, ayaw nilang gawin, ano? Kasi it's for convenience. Kasi nga ang nangyayari kapag ka nagkaroon ng Senado, to a certain extent, nagiging rubber stamp kung sino yung powers that be, kung sino yung presidente. Kasi nagliligawan yan, eh. May pondo yan, may pera yan. So kunyari ako naging presidente, syempre yung kapangyarihan ng salapi ay nasa akin. So maraming mga senador, maraming kongresista ang tendency to gravitate towards me. At kung magkaminsan ay nagpapalapad ng papel yan, so ginagamit nila yung kapangyarihan mag-imbestiga para halimbawa ipitin ang aking mga kaaway. On the other hand naman, sa mga kaaway naman ng presidente, bine-recognize din yung same power in order to crush the president. Diba, yan ang laging nagiging problema natin dito eh. So somehow, the Senate should be responsible enough. Pero ano magagawa natin? Ano? Yung corruption sa Pilipinas ay isang kultura. So however you may want to remedy the situation, eh hindi naman willing yung mga kongresistang gawin yan. So right now, as we speak, mali naman sinabi ng Korte Suprema, maaari kang mag-imbestiga, malawak ka kapangyarihan mo sa pag-iimbestiga. Kung hindi dadalo, hindi sasagot, maaari mong parusahan, maaari ka rin pumunta sa korte para panagutin siya ng kasong kriminal. Pero yun nga, may pang-aabuso. So siguro, ang tingin ko, yung burden na sa taong bayan, kasi nakikita naman natin itong mga senador na ito, itong mga kongresista na ito, so dapat matuto tayo na tingnan natin yung mga lintik na yan, eh huwag nang iboto yung mga umaabuso kasi pabigat lang sila, pasakit sila sa atin, eh, di ba? Pero siyempre, Tony, yung kapangyarihan nila, hindi absolute yan eh. May limitasyon din yan. So saan dito papasok yung resource person na maaari siyang tumanggi sa imbitasyon dahil ayaw niya na yung pakiramdam niya, akusado na siya eh. So, paano? Paano ba yung ang paraan para hindi na mapipilit umattend ang resource person? Actually, may mga limitasyon naman na sinabi na ang batas. Sabi nga ng Korte Suprema, number one, with respect to the power to cite any person in contempt, eh hindi mo pwedeng ikulong yan ano, indefinitely. Kailangan ikulong mo lang yan kung gaano kahaba din ang investigasyon mo. Pangalawa, nilinaw din ng Korte Suprema that with respect to certain critical questions, eh maaring hindi sagutin yan kung halimbawa pumapasok sa usapin ng executive privilege. Pero 2008 case sa Supreme Court eh, ang nangyayari doon, I think yung isang gabinete, ayan, nagpaliwanag siya na hindi niya pwedeng sagutin yung mga katanungan na yon. Kasi yun ay bagay na ang dapat nakakaalam lamang ang Pangulo. And yung executive privilege ay maaari mo naman talagang gamitin. Ano yung executive privilege? Ito yung mga bagay na napag-usapan ng Pangulo sa ibang tao na may kaugnayan sa mga isyung militar or national security o may mga bagay na hindi dapat malaman ng publiko kasi masyadong sensitibo. Pero ang sabi nga ng Korte Suprema ron, kapag yung isang bagay ay patungkol sa paggawa ng krimen, hindi mo pwedeng gamitin yung issue ng executive privilege to refuse to answer. Ngayon, pagdating naman halimbawa dun sa mga bisita na pumupunta, kagaya ng nangyari kay Ma'am Rose, hindi ba? Supposedly, eh, hindi naman siya dapat nando doon, naipit siya, naabuso siya, nahusgahan siya sa social media. Eh, sa katotohanan yan, ang limitasyon dapat yan, eh, huwag silang magtatanong ng mga bagay-bagay una na walang kaugnayan doon sa pinag-uusapan. Pangalawa, hindi nila dapat hinaharas yung witness. Hindi dapat nila, halimbawa, binabadger. Pangatlo, kapag yung isang bagay ay makakapag-ipit sa isang individual, eh, kinakailangan hindi na nila ipagpatuloy ang pagtatanong. Kaya nga lang, sir, ang problema, despite the guidelines, marami mga senador ang hindi ginagawa yan. Ito yung problema natin dyan. Every time they go to Congress and conduct an investigation, whatever they do, sa batas, nag-e-enjoy siya ng tinatawag na presumption of regularity. What do I mean by that? Nakikita natin may pagkukulang na, pero ang pagpapalagay ng batas ay regular yan. So the only remedy is actually to go to court. So doon tayo nagkakaproblema. And I think somehow dapat eh, maayos talaga yan. Sa iyong pagsubaybay doon sa mga pagdinig sa hearing ng Senate Committee, Blue Ribbon Committee, sa pamagitan ng iyong Bantay Senado serye, may nakita ka ba rong investigasyon na sa bandang huli na pawalang sala yung mga akusado? Ang maalala ko, Sir Will, no, yung isang matingkad na
ano diyan na mga halimbawa, yung naging kaso no ng dating AFP chief of staff Angie Reyes kung saan na ginisa, ipinahiya sa Senado at talagang ginitgit dun sa tinatawag na top level corruption ano at talagang kinasama ng loob ni Angie Reyes yun to the point na talagang kinitil niya ang kanyang buhay at ni hindi nga yun na naisalang sa tinatawag nating na korte upang malaman talaga na mayroon siyang pagkakasala at hanggang nasawi lamang siya na hindi man lamang napatunayan kung mayroon talaga siyang pagkakasala. Ang isa pa, yung nangyari doon kay yung dating ano, yung naging OIC diyan sa may Department of Agriculture si Sebastian na iskabilang din siya doon sa mga nasa Sugar Regulatory Administration ano, na kung saan ay sumulpot yung issue tungkol doon sa pag-iimport ng asukal at anong ginawa sa kanya? Siya'y ginisa, ipinahiya doon sa pagdinig ng Kongreso. At pagkatapos, kamukat-mukat mo, pagdating doon sa Malacanang, doon sa investigasyon ng opisina ng presidente, ay lumilitaw na wala naman palang irregularidad doon sa ginawa nitong ni si Lucadio Sebastian. Pero meron bang mga nagwasto o kaya man lang ay mga naparusahan o delikay, narinig tayo, nag-apologize? Wala eh. Actually, naalala ko dyan yung impeachment case laban kay Chief Justice Corona. Napakaraming aligasyon na sinampa sa kanya at lahat tayo nagmatsyag doon eh. Naalala ko nanonood ako sa TV. So talagang pinagsikapan ko talagang pakinggan yung mga pangyayari doon. Nakakaawa si Corona kasi natalo siya doon sa impeachment. 20 boto laban sa 3 no. Ang in fact ang nag-exonerate lamang sa kanya, if I'm not mistaken, si Senator Santiago. May isa pa eh at si Pangulong BBM ano, si Pangulong Bongbong Marcos who at that time was a senator. But overwhelmingly, siya ay naparusahan. Ang nakakatuwa dyan, o medyo nakakainis din to a certain extent, sa napakaraming artikulo na isinampa laban sa kanya, eh he was held liable for Article 2 because of his failure to disclose daw yung kanyang assets and liabilities. Pero nitong 2022, nagkaroon ng desisyon ng Sandigang Bayan in a forfeiture case na kung saan napatunayan na walang ill-gotten wealth si Chief Justice Corona. Na in fact, halos lahat ng kinita niya ay nanggaling sa legal na sources. Bilang isang mahistrado at bilang nagmamay-ari ng ilang-ilang mga ari-arian. So nakita mo itong tao na ito na sa sama ng loob, namatay noong 2016. Hindi siya matanda nung namatay siya, di ba? Nasira siya, he was vilified. And allegedly, di ba, yun daw mga bumoto pa na para siya i-impeach ay tumanggap ng 50 million ano, sa forma ng mga proyekto. So, naisip mo yung pangyayari na pinagdaanan niya. Isang kan-chief justice, gumising ka na lang ng isang araw. You were heavily criticized, vilified. And unbeknownst to you, matatanggal ka nang walang kalaban-laban, only na mapatunayan mo subsequently na ikaw pala innocent at walang kasalanan. And that should, I think, be... That is a paradigmatic example of the effects of abuses committed by these lawmakers. So it's really about time lawmakers should stop weaponizing the powers that are given to them to crush the enemies, to crush the opponents, or at best para mapagbangon yung pangalan nila para sila ay mahalal sa susunod na eleksyon. Si Ms. Lee noon, na-issuean to ng arrest order eh. Nung ma-issuean ka ng arrest order na Ms. Lee, ano ang naging reaction mo sa arrest order sa'yo? Nagulat po ako kasi despite po sa lahat ng mga hearings na pinapatawag po ako, nag-a-attend po ako, eh yung time na po yun, na na-issuehan po ako ng arrest warrant, eh na-COVID po ako, kasagsaga ng Delta. Nagbigay po ako ng lahat ng hinihingi po ng medical records, lahat po, in-inform din po sila. Pero imbis po na unawain at itindihin na may sakit yung isang tao, eh lalo pa po nila diniin, na-issuehan ako ng arrest warrant. So parang for me, wala ba akong karapatan? Hindi ko naman po ginusto na magkasakit. So bakit
nagkaroon ako ng arrest warrant. Kaya parang sometimes nakakasama ng loob na hindi nire-respeto ang karapatan ko bilang isang resource person. So yun po. Attorney, ano bang katulad na nangyari kay Ms. Lynn, anong site niya, anong pwede niyang gawin na siya siya i-contempt at saka dahil hindi siya pagdalo ng hearing dahil siya meron siyang sakit. Pero mga naunang pagdinig, naka-attendance siya. Kapag may ginawa yung mga litik na senador na yan, may presumption of regularity of function. So pag nag-issue sila ng arrest warrant para hulihin ka, eh wala kang magagawa, that has to be implemented. So ang talagang remedy mo lang is to go to court. Yun nga yung nagiging problema pa dyan, eh pwede ka talagang abusuhin nang halos wala kang magawa. No? Para kang West Philippine Sea, hindi ka man lamang mapagtanggol. Eh what can you do about that? Yun yung sistema nila eh. At pangalawa pang problema dyan, pagdating sa Senado at sa Kongreso, hindi dyan pasok yung usapin ng libelo. So lahat ng proceeding sa Senate at Congress eh cannot amount to libel. So isipin mo, kawawa ka naman. Kagaya na nangyari kay Ms. Rose, hindi ba pinasok siya sa isang sitwasyon na wala naman siyang kaalam-alam at pagkatapos eh na-judge na siya ng buong publiko, na kumita siya ng malaki, kasama siya sa anomalya at kaya kinakailangan something has to be done about that. At ang isa pang pangatlong problema pa na nakikita ko and I'm pretty sure napansin niyo rin ito, yung mga lintik na yan, como it's in aid of persecution, pagka natapos na yung eleksyon, o kaya hindi na mabigat yung issue, o kaya wala silang napawala, pala, biglang nawawala na lang, hindi ba? I remember si Senator Gordon, automatic, gusto niya ipitin si Pangulong Duterte, di ba? Di ba? In-interview siya, sabi niya, alam niyo, sa totoo lang, kinakailangan, parusahan natin si Pangulong Duterte, may kaugdahan siya dito sa family, and something has to be done about this. Ganyan-ganyan siya, hindi ba? Tapos natapos yung election, tahimik ng lahat, ano? So, I think somehow, Congress should be able to guarantee that whatever investigation is conducted, it is essentially in aid of legislation. Attorney, paano kaya kung halimbawa ang isang kaso ay naisampa na sa korte, pwede pa bang imbitahan ka pa rin ng Blue Ribbon? Di ba magiging sub judice yun? Di ba violation ng sub judice? Hindi naman. Isang remedy mo halimbawa, dahil matagal pa yung kaso, maaari kang mag-avail ng mga provisional remedies. Halimbawa, pwede kang humingi ng TRO, pwede kang humingi ng injunction. So halimbawa, ikaw ay gustong pagdaluhin sa isang paraan na nakakaabuso ng karapatan mo, pumunta ka sa korte, sabihin mo na magkakaroon ka ng damage, no, na irreparable damage kung ipagpapatuloy yung ginagawang pang-aabuso sa iyo. And in the meantime, habang tinitingnan ng korte kung ikaw ay may karapatan na magdulog ng kaso sa kanila, he can ask the court to actually issue a temporary restraining order so that it can prevent Congress from pursuing yung alleged harassment. Yun nga lang, ang problema lang kadalasan, yung korte, pagdating sa Kongreso, medyo hindi din sila masyadong decisive kasi nga, co-equal branches eh. So malaki talaga yung problema dyan eh, na medyo at the end of the day, kagaya na sinasabi ko, yung taong bayan, eh dapat magmasid tayo. No? Huwag na nating iboto yung mga walang yang mambabatas na yan na hindi naman talaga ginagawa yung dapat gawin. Ms. Lynn, yung mga tanong sa inyo sa Blue Ribbon Committee, sa palagay nyo ba nasagot nyo ng maayos? Nakumbinsin nyo ba ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Sa tingin ko po, nasagot ko ng maayos sa mga katanungan nila sa akin, sa abot ng aking makakayanan, sa alam ko po. Pero ang mahirap po kasi, pag nakasalang ka na po, kagaya na nga po ng sinabi niyo Sir William kanina, prejudgment na po yung nangyari. Kung ano yung gusto nila marinig sa'yo, eh yun ang kailangan mo sabihin. What if po hindi naman yun ang sinasabi mo dahil ang katotohanan lamang po ang sinasabi mo. So ang nangyayari po, pinag-iinitan ka na. Attorney, may mga batas na ba na naipasa ang Kongreso na nagmula sa kanilang mga impormasyon na nakalap sa kanilang mga pagdinig? Halimbawa, ganoon, nangyari sa Blue Ribbon, mayroon na ba silang naipasa ang mga batas? Well, in fairness naman sa Kongreso, no, maraming mga investigasyon na nagbunga ng necessary legislation making. At hindi naman ilang batas na din naman ang naipasa nila. Kaya lang, marami sa mga usapin na ito ay hindi masyadong controversial kasi hindi natin napapanood, hindi nababalita. Eh, kadalasan ang nagiging controversial, yung mga investigasyon na ang layunin ay hindi naman talaga gumawa ng batas, kundi mang-ipit lang. Ika nga, ito weaponize the same. So kaya ang kadalasan nakikita natin sa TV ay yung mga investigasyon na ang purpose ay manggulo lang,
'di ba, Mang? Ika nga, Manila lang, kaya nakikita natin parang walang kwenta. Hindi kasi maganda rito eh. Once na nakusahan ka sa mga ganung investigasyon, nakatatak na sa'yo eh. Guilty ka na by public opinion eh. So, paano ka naman ngayon? Ano bang recourse mo doon? Ano ang gagawin ng isang ganun? Nasira ang ano mo, ang reputasyon mo, samantalang hindi naman totoo. So, anong mangyayari doon? Pwede kang mag-try na mag-avail ng remedies, ano? Kaya lang sa Pilipinas, hindi ginagawa yan. Sa Amerika, kapag ka merong isang ordinaryong tao na naipit, dinidemanda niya yung institusyon. Di ba yung mga preso nga doon who were proven to be innocent subsequently, kapag ka sila ay napalaya, dinidemanda nila yung gobyerno at nakakakuha sila ng pera na bilang danyos. Kaya lang hindi natin ginagawa kasi dito yan eh. May takot tayo somehow sa mga powers that be and we're not willing to do that. But at the end of the day, magdemanda tayo sa korte. Tingnan natin how the court would resolve it. Gusto ko ngang mag-test case eh. Ako nga nung pinataya ng microphone, parang gusto kong pumunta sa korte. Kaya alam, baka bigyan lang ako eh. So, bali wala naman. But you know what I'm driving at, hindi ba? There are far more insulting demeanors which a lot of congressmen and senators do, which I think should not only be called out, but which I think should be a cause for them to be held liable, even at administratively at the very least. Kinakailangan talaga ng ating mga abuga at ating mga senador, ano? Ay kinakailangan na tignan itong kanilang mga pinaggagawa, dahil kapag pag hindi nila binago itong kailang estilo, nakita mo naman yung nangyari sa ilan ng mga witnesses, yung nagkitil ng buhay, malamang nga baka yung iba dyan ay nagkaroon na ng impact sa kanilang pagkatao, epekto sa kanilang pamilya. Kung kahit kinakailangan talaga na tingnan itong mabuti rin ng Senado, itong kanilang mga nagiging mga galawan, kumbaga. Ms. Lynn, ano ba ang naging epekto sa pamilya mo sa iyong hindi magandang karanasan sa Blue Ribbon Committee? Actually po, naging epekto nito yung reputasyon namin. Especially reputasyon ko, reputasyon ng asawa ko, nasira po nun. And yung image ng mga anak ko, na ano yung pagkakakilala ng mga, ng mga kaibigan nila sa kanila. Yun po yung nasira dun sa amin. Na tama po kayo, once na naimbitahan na kayo, nakatatak na yun sa noon nyo, kahit saan kayo pumunta, pag sinabing ganyan issue, ikaw na agad ang tinuturo. Parang wala ka ng ibang choice. Attorney, dun po sa sinabi ninyo na kailangan may mag-file ng kaso. But we all know dito sa Pilipinas, ordinaryong tao. Pag nag-file ng kaso, wala rin pong mangyayari. So kaya yan po, reputasyon po namin. Ako, hindi ko na iniisip ang reputasyon namin. Ang mahalaga po sa aming mag-asawa ngayon, lalo na sa akin, kung ano po ang may impact nun sa mga anak namin. Na paglaki po nila, bit-bit po nila, yung image ng mga magulang nila, yun po yung naging epekto sa amin. Kaya napakalaki po ang epekto nito sa amin na hanggang ngayon, yan pa rin po ang inaayos namin. Attorney, nabanggit mo kanina nung naging resource person ka at pinatayan ka ng mikropono. Pero ang bandang huli nag-apologize sa'yo yung nagkasalang senador. Actually, medyo napag-awayan namin yan eh, kasi na-share ko yan na pinatayan niya ako ng microphone. Kumuha siya ng video, nagagalit siya sa akin, tinocall out niya yung pangalan ko. Pero nagkabati naman kami sa isang radio show kasi siya naman yung guest ko. Eh, pumayag naman siya. Pero yun nga, ano, ang problema lang kasi, sabi nga, with great powers comes great responsibility. Yeah. These congressmen, these lawmakers, they should always be reminded na ang pinagsisilbihan nila ang interest ng publiko, ang interest ng taong bayan, ang interest ng bansa, more than anything else. Eh kaya lang, mga tao yung mga yan, ginagamit nila talaga yan para sa sarili nilang kapakanan. Even in the US, that has always been the case. You see senators conducting investigation for the purpose of crushing the opponent or the enemy. Yung mga Republicans, Democrats, they do that most of the time. Kaya yung taong bayan, we should actually be very, very discerning. Yung sinabi kanina ni Ma'am Rose na ayaw niya magsampan ng kaso kasi alam naman natin walang mangyayari, naiintindihan ko where she's coming from, ano. Pero magandang matry din natin. Malay natin, ano, baka makuha natin yung hospisya na
kinakailangan natin. Because at the end of the day, this madness has to stop. Kasi kalokohan ako magkaminsan eh. Diba? Parang nakakapikon na, nakakainis na talaga. Pero habang wala pa yung ganyang kaso, wala pa nakapag-file ng ganyang kaso, Torn, hindi ba siya nangyari sa'yo, nag-apologize? Hindi ba fair na yung committee mismo, na nalaman nila na wala palang sala yung kanilang inaakusahan, hindi ba fair lamang dapat mag-apologize sila sa kanilang nasaktan, sa kalooban, di ba? Well, morally, fair yon. Morally, dapat obligated sila to apologize. But the problem is legally, they're not compelled to do that. Ano? Dahil ang trabaho naman nila ay hindi mag-sorry. Ano? Ang trabaho nila, gawin yung kanilang trabaho sa paggawa ng batas. Yun nga eh, may mga gaps, loopholes yung batas na kinakailangan ay ma-address. Kasi otherwise, magpapatuloy yung pang-aabuso eh. Naalala mo, yung isang tao na maayos, kagaya na nangyari kay Ma'am Rose, eh, di ba? All of a sudden, napunta ka sa limelight, minumura ka ng taong bayan, lahat na iinis sa'yo. Tapos, let's face it, wala namang nangyari dun sa investigation, tapos na. Hindi natin alam kung ano naging kahihinatnan. And in the meantime, certain individuals who were badly hurt by this series of investigations, parang ang hirap ibalik yung deportasyon na meron sila, hindi ba? Hindi kaya, Atty., katulad niya nangyari nung investigasyon sa formally, ito ay nangyari nung panahon ng eleksyon. Eh. Sa tingin nyo, yung mga investigasyon ba hindi nagagamit bilang propaganda kuminsan para sa, hindi natin sasabihin mga pangalan, para sa kanilang mga self-interest dahil re-electionist sila, nagagamit ba ito? Una sa lahat, ano, in fairness sa Senado tsaka sa Kongreso as a whole, for the most part naman, yung mga investigasyon na pinapatawag nila, ang purpose talaga para gumawa ng batas. Kaya lang, may mga pagkakataon talaga na ginagamit nila ito, wini-weaponize nila na ito para mang-ipit. Particularly during the time of President Duterte, no, because he was a very polarizing individual. So marami rin siyang opponents, ano, kaaway, katunggali dito sa Senado. At ginamit nila lahat ng pagkakataon na ito para maipit siya. At yung sinasabi kong kaaway, hindi kaaway dahil talagang kaaway, dahil siguro hindi napagbigyan or wala nang lugar para mapagbigyan ng Pangulo. Kasi kagaya ni Senator Gordon, for example, initially, ka-aliado siya ni Pangulong Duterte, pero nakita mo naman nung pabandang huli na hindi naman siya masasama sa supposedly sa Senate slate, ano? Siya'y lilipat doon sa kalaban, sa oposisyon, biglang nanggagalaiti siya. So hindi ko sinasabing pag may anomalya, huwag kang manggalaiti, ano? Just because you oppose the president does not necessarily mean you have to stay quiet if there is something that we should expose in order to hold the president liable. Hindi ko sinasabi yon. Ang problema lang, ang nangyayari dito, hindi yun ang layunin, nangiipit lang talaga. Si Miss Lynn, sa nangyari sa kanya, apektado yung buong pamilya niya, lalo na yung reputasyon nila. Ano ang saloobin mo sa mga mambabata, si membro ng Blue Ribbon Committee? May sama ka ba ng loob sa kanila o may papayo ka sa kanila? Despite po sa nangyari sa akin at saka sa pamilya ko, nire-respeto ko pa rin po sila. Dahil in-elect po natin sila, ginagawa lang po nila yung trabaho nila. Pero sana lang po, sa mga susunod, para maiwasan, siguro po, irespeto rin po nila yung mga resource person na kagaya ko. Huwag naman po sana nilang i-prejudge or huwag po nilang hayaan na yung emotion po nila ang mangingibabaw. Ang dapat po na ayusin po, ito suggestion ko lang po, na sana mag-base po sila kung ano po ba talaga ang gusto po nila malaman, kung ano po ba ang tinatakbo ng investigasyon. Hindi naman po pwede na kung may galit po sila sa akin o sa ibang resource person o hiningi po yung, sabi ko nga, minsan sa asawa ko, baka hiningi yung ulo ko kapalit ng kung ano. Sana po huwag po ganun kasi maraming innocenting tao ang napiprejudge po, hinuhusgahan natin. Hindi lang po sila yung humuhusga, kundi buong sambayan ng Pilipino na sana bigyan rin ng pagkakataon na patunayan yung sarili nila na maayos, walang kinalaman.
Kasi po at the end of the day, kung mapatunayan po nila na inosente ang isang tao, kagaya po noon sa nangyari na nagpakamatay doon po sa libingan ng nanay niya, napakasakit po noon at napatunayan na inosente siya, may ibabalik pa po ba natin ang buhay? Makukuha pa po ba kaya natin sa isang sorry? Eh sabi nga eh, hindi nila trabaho maghumingi ng sorry. Pero sana, irespeto lang po natin ang karapatan ng bawat isa. Ms. Lee, ano bang napulot yung aral sa nangyari sa iyo kung meron man? At ano ang maibabahagi mo at maipapayo sa kapwa mo na resource person na, o sa mga iba pa na magiging testigo sa Senate Committee? Ang maipapayo ko lang po sa lahat na mga incoming resource person, ginagalang po natin ang Senate hearing. Kahit ano po ang mangyari, igagalang pa rin po natin ang mga senador po natin. Hindi lang senador, ang mga congressman po natin na nagtatanong po sa atin dahil trabaho po nila yon at dapat po natin irespeto. Kung ano man po yung mga sometimes po, always, we're not perfect. May mga salita po tayo na minsan hindi natin iniisip na makakasakit po sa damdamin ng iba. Pero kung tayo pong nakakaintindi, unawain po natin sila. Dahil lahat naman po tayo may emotions. At huwag po sana natin hayaan ang emotions natin ang mangingibabaw. Kung ano po ang aral na pulot ko, ito, aral na hindi lahat ng panahon ay okay. May mga pagsubok tayo sa buhay na kailangan nating harapin. Hindi po natin tinitingnan o hindi batayan ng pagkatao natin ang mga pagsubok na dinadaanan natin. Kung hindi, paano natin lagpasan? Paano tayo tumayo? At paano tayo lumaban sa buhay? Yan po ang magpapatunay kung anong klase tayong tao. Sorry po, naging emotional. Attorney Chico, sa mga nangyayaring ito, ano sa tingin nyo, sa opinion nyo, meron ba kailangan pong baguhin? Ano bang may isasuggest nyo na mapagbabago kung sakali? Well, kagaya ng nasabi ko, na malino naman yung mga parameters na nakalagay sa batas. May revised penal code pa nga tayo na particular na provision. At ang Korte Suprema naman, hindi na rin naman nagkulang ng kanilang mga panukala sa mga kasong na desisyon na nila. Ang problema lang talaga, maraming mga mababatas ang umaabuso talaga. And we seem to be powerless kasi pag nasa Senado ka, nerve-wracking yan eh. Pagka pumasok ka doon, pag inaabuso ka na, wala kang magawa. But somebody has to really do something about that to hold them liable. Ang problema kasi kapag ikaw ay nasa Senado, hindi ka pwedeng i-aresto, no? Hindi ka pwedeng magka-problema dahil nga while in session, ikaw ay may immunity. Perhaps we should do something about that, but it's a constitutional issue. But at the end of the day, there has to be some law, I guess, that should be crafted in order to somehow limit yung abuses. Ang problema, ang gagawa ng batas, yung Kongreso din eh. So alam nga naman gagawa sila noon. Kaya importante na may magsampa ng kaso talaga sa Korte Suprema para subsequently, kung ano ang maging desisyon ng Korte Suprema, yun ang susundin. Kasi may to a certain extent, tandaan po natin na ang desisyon ng Korte will form part of the law of the land. Yeah. Parang si Lincoln Ong, parang meron siyang tumakbo siya sa Korte Suprema. Whatever happened to that? Hindi ko alam ang nangyari doon eh. Pero ang case in point, naalala niyo nagkaroon ng hazing incident sa UST. Mm-hmm. A certain student named Castillo died because of hazing. Mm-hmm. Nagtawag ng investigasyon ang Senado para alamin ang punot dulo na yan para makagawa sila ng batas. Siguro to improve on the anti-hazing law. So di ba yung mga witnesses doon, may isang witness doon, gusto nilang ikulong indefinitely. Mm-hmm. So pumunta siya sa korte and the Supreme Court made a pronouncement kagaya na sinasabi ko kanina, na although the Senate has the right to cite any person in contempt, hindi mo pwedeng ikulong yan indefinitely. So it took someone to go to court to be able to clarify that issue. So dapat kapag may problemang ganyan, pumunta tayo sa korte. In fact, tinutoy ko nga yung idea na kung ako ang winalangya, halimbawa kagaya nangyari kay Miss Rose dito sa Senado, napahiya ako, nasira ang kabuhayan ko, iniisip ko, i-test case ko, i-demand ako itong mga lintik na to. Tingnan natin, baka naman mapagbigyan tayo ng korte, hindi ba? Attorney,
Sa tingin nyo ba, yes, sa inyong opinion, may kailangan bang baguhin sa mga sinasagawang hearing para hindi naman agrabyado yung mga resource person? Well, una sa lahat, ano, gusto kong linawin, meron namang guidelines na. May mga parameters. Ang Korte Suprema ay nakapag-desisyon na ng ilang mga kaso para tiyakin na ma-define yung concept, halimbawa, ng kapangyarihan ng Kongreso para magpatawag ng investigasyon. Kagaya nga noong 2018, ano, nagkaroon ng isang hazing incident sa UST. Nagpatawag ang Senado ng investigasyon. Merong isang witness na ayaw niyang dumalo. And he was being cited in contempt. Ang tanong, pwede ba siya ikulong indefinitely? So he went to court, and thankfully, the Supreme Court said that while the Congress has this right to cite anyone in contempt, hindi na pwedeng ikulong isang tao indefinitely. Dapat kasabay lamang nanan nung period lang din ng investigasyon. So ibig ko sabihin, kung may kinakailangan tayong pagbabago, kung if you are an aggrieved party, go to court. Para hayaan natin yung korte na mag-interpret. Kasi right now, malaki talaga ang pang-aabuso. We cannot do anything about that. Kagaya ng formally, obviously, it was an investigation that was done in aid of the election. What is the proof of that? Tapos na yung election, ano na yung nangyari sa issue na yan? Hindi na nirefile yan. Hindi natin alam kung ano na talaga ang nangyari. Siguro sa bandang huli, no, yung mga kongresista, dapat maging responsable kayo. Kasi yung doktrina ng pamamahala, we are Republican in and by nature. Ano ibig sabihin yan? Hinalal kayo bilang mambabatas para representante kayo ng taong bayan. So nakakahiya naman, hindi ba, kung yung taong bayan na nire-represent nyo, naghalal sa inyo, ang ika nga ang inyong inaagrabyado. So something has to be done about that. Magmumula yan sa mga kongresista mismo. Pero kaya lang, eh, wala tayong magagawa. Maraming mga animal dyan, eh. So, we cannot do anything about that. Maraming salamat, Attorney Chico. Maraming salamat, Mike. Maraming salamat, Ms. Lynn. Yung panghuli niyo pong message, kung meron man. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo, Sir Mike. Sir William, Attorney, thank you so much. At least, may mga bagay-bagay na natutunan ko ngayon. May mga bagay rin na naklarahan. So, yun po. I want to say thank you. Attorney Edward Chico? Patuloy na magmatsyag, patuloy na magpahalaga. Huwag kayong maniniwala sa napapanood niya o nababasa niya sa media or sa social media. Dapat meron tayong kapasidad na mag-isip. At kung meron tiwaling siguro politiko o namamahala sa bansa, huwag na nating iboto kasi para sa kapakanan ng ating bayan. Mike? Thank you for inviting me. Siguro sa akin, ang maiiwan ko sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay, ay kinakailangan ang Senate Blue Ribbon Committee ay, alam mo, napakahalaga niya eh. Dahil siya yung magbabantay sa mga katiwalian upang sa ganun ay ang ating bayan ay magkaroon ng mga matitinong leader. Kung kaya't kinakailangan sigurong tingnan uli, magkaroon ng pagsusuri sa kanilang sarili ang naturang komite upang ang kanilang kapangyarihan ay magamit o maituon sa direksyon ng pagpapalakas ng bayan. Sa panig ko, sang-ayon ako sa suhestyon ni Atty. Chico na dapat mayroong mag-file na isang kaso sa Supreme Court para maging test case ito, para malaman kung anong karapatan ng mga inaakusahan sa Senado. Dito na po nagtatapos ang aming talakayan sa mga mainit na isyong nakakaapekto sa pagbibigay ng serbisyong pampubliko ng mga institusyon at ahensya ng gobyerno. Sa pagbabago para sa pag-unlad, isulong natin ang reforma sa gobyerno. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.